Hello and welcome sa part 1 ng lesson natin tungkol sa non-Mendelian genetics. Prerequisite po ng lesson na to ang grade 8 lesson about Mendelian genetics. Mahihirapan po tayong intindihin ang lesson na to kung hindi nyo pa alam o nakalimutan nyo na ang lesson nyo noong grade 8. Kaya mag-refresher course po muna tayo. Nasa ibaba po ang link sa lesson na yun. Kung tapos nyo ng panoorin ng previous lesson about genetics, pwede na po tayong magsimula. Ang title ng lesson na to is Non-Mendelian Genetics. Andun yung prefix na non. Ibig sabihin, hindi. Hindi siya Mendelian Genetics. Pinag-uusapan dito yung mga katangian na hindi sumusunod sa mga rules of heredity na na-discover ni Mendel, gaya na pinag-usapan natin sa mga previous lesson. So, non-Mendelian traits. Non-Mendelian inheritance is a pattern of inheritance in which traits do not segregate in accordance with Mendel's laws. Majority ng mga rule breakers natin dito ay hindi sumusunod sa law of dominance na nagsasabi na kapag may dominant allele, hindi lalabas ang recessive and dominant lang ang lalabas na phenotype, kagaya ng example ko before. Again, kung hindi kayo familiar sa terms na alleles and phenotypes, panoorin nyo muna yung lessons 1 and 2 ng genetics and heredity, nasa baba po yung link. Yung nakikita nyo na yan ngayon, yan yung pattern ng dominance na na-discover ni Gregor Mendel. Yung pattern of inheritance na yun, yan yung madalas na susunod kapag nagpapasa ng traits ang parent papunta sa offspring. Pero palaging may exemption sa ganitong rules. Pag-uusapan natin yan maya-maya. Kaya sa lesson na to, yung normal pattern ng dominance na tinuturo sa Mendelian genetics, tatawagin natin siyang complete dominance. Kung naaalala nyo pa yung lesson, ang sabi sa Mendelian genetics, kapag magkasama daw yung dominant allele tsaka recessive allele, hindi lalabas yung phenotype ng recessive at tsaka dominant lang daw yung makikita natin. So ano nga ba yung ibang paraan ng dominance? Meron tayong incomplete dominance at tsaka codominance. Pareho silang non-Mendelian. Ibig sabihin, hindi sila sumusunod sa rules na binigay ni Mendel. Mamaya, iko-compare natin yung dalawa na yan sa normal dominance or complete dominance. So magsimula tayo dito sa incomplete. Incomplete dominance is when a dominant allele or form of a gene does not completely mask the effects of a recessive allele, and the organism's resulting physical appearance shows a blending of both alleles. Ibig sabihin nun, hindi daw kayang talunin ng dominant allele yung recessive allele. Kaya paglabas ng phenotype niya, nagiging magkahalo daw yung katangian ng dominant at saka ng recessive. Ang pinakamagandang example dito is yung tinatawag nating snapdragon. Hindi yan. Hindi rin yan. Yan. So meron tayong dalawang alleles ng snapdragon. Meron tayong red at saka meron tayong white. Yung red is yung dominant and yung white is recessive. Bigyan natin sila ng letter na capital R para sa red and small letter r para sa recessive. So normally, pag pinag-combine natin yung dominant at saka recessive, for example, dito meron tayong heterozygous na genotype, ang mananalo lagi is yung dominant. Hindi na natin nakikita yung white. Violet na lang ang nakikita natin sa kanya kasi napatungan na ng violet yung white dahil dominant yung violet, recessive yung white. Pero sa incomplete dominance, pag pinaghalo mo yung dominant na red at saka recessive na white, ano mangyayari sa kanila? Magbe-blend ang kulay. So nawala yung red, nawala yung white, nagkaroon ng mixture nila na kulay pink. Nagkaroon tuloy tayo ng third phenotype. Meron tayong red, white, at saka pink. Hindi siya kagaya ng complete dominance na kahit paano mo paghaluin yung dominant at saka yung recessive, dalawang phenotype lang ang makukuha mo. It's either violet o kaya white. Nothing in between. Pero sa incomplete dominance, iba yung nangyayari. Sabi dito, meron daw blending of both alleles. Pag sinabing blending, naghahalo yung alleles. Meron tayong red na dominant at saka white na recessive, hindi daw kayang talunin ni red si white. Kaya naghahalo yung dalawang kulay ng allele, nakakabuo ngayon tayo ng color pink. Kaya pag nakakuha ka ng heterozygous genotype o yung combination ng dominant at saka recessive dito sa incomplete dominance, hindi siya magiging kamukha ng parent sa pure breed. Hindi siya red, hindi siya white, magkakaroon siya ng sarili niyang kulay, which is pink. Yun yung third phenotype natin. Another example is yung coat ng mga kabayo. Meron tayo ditong brown plus white. Ang naging resulta is light brown or
cream. Nasa gitna ng brown and white yung lumabas. So, hindi daw talaga na-express yung dominant allele. Hindi nga natin alam kung alin sa dalawa na yun ang dominant eh. Kasi diba, hindi lumabas si brown, hindi lumabas si white. Ang nakuha natin is yung nasa gitna lang nila. So, nagkaroon tayo ng third phenotype. Pareho nang nangyari sa kanina, meron tayong red tsaka white, ang lumabas is color pink. So, yun ang incomplete dominance, wala daw nananalo sa parehong allele, kundi may lumalabas lang na panibago. Next one is codominance. Andun na yung word na co, ibig sabihin together or magkasama sila. Codominance occur when two versions or alleles of the same gene are present in a living thing and both are expressed instead of one trait being dominant over the other. Both traits appear. Kaya kung i-compare natin yung incomplete dominance dito sa codominance, kanina, nawala yung katangian ng parents na red at saka white, nagkaroon sila ng pink. Pero dito, hindi daw nawawala yung red at saka white. Both traits appear. Pareho silang na-express. So, paano nangyayari yun? This time, gagamit tayo ng camellia flowers as example. So, meron tayong red flower at saka white flower. Pareho silang dominant. And kung natatandaan nyo, pag sumusulat tayo ng genotypes, same letter ang gagamitin natin, pero yung dominant, gagamitin natin ng capital, yung recessive, gagamitin natin ng small letter. Pero pareho silang letter E. Kagaya dito, parehong letter R, capital lang at saka small. Pero paano dito? Pareho silang capital letters. Diba? So, gagamit tayo, example, gamitan natin siya ng letter C, as in color. Sir, paano ko malalaman dyan kung alin yung red tsaka alin yung white, eh pareho silang capital C? Well, lalagyan natin siya ng letter sa taas na parang exponent. So dito, yung letter C, lalagyan natin ng R sa taas yan para malaman natin na yan yung color ng red na dominant. And then yung kabila, sa white din, dominant siya, capital letter C din siya pero lalagyan natin ng W sa taas para alam natin na ito yung white. Kaya pag pinagsama natin yung dalawang dominant na yan, sabi, both traits appear. Paano yun? Well, pareho silang malakas eh. Pareho silang ayaw magpatalo. Kaya pag ginawa natin ang Punnett square yan, ang lalabas is combination ng white at saka red. So ang magiging resulta is hindi maghahalo yung dalawang kulay. Kasi pag naghalo, mawawala yung white at red eh. Magiging white plus red yung kulay niya na batik. Makikita nyo, nawala ba yung kulay red o andun pa rin? Di ba nandiyan pa rin yung red, andiyan pa rin yung white? Kasi magkasama na ngayon silang dominant. Magkasama silang na-express. Hindi kagaya kanina, nawala yung dalawang parents niya, nawala yung red at saka white, naging pink. Dito, wala tayong pink, meron lang tayong red, pero sinasamahan siya ng white. Pareho silang panalo. Other examples, nangyayari din yan sa mga manok. Meron tayong white at saka black na manok, ang nangyayari is magkakaroon siya ng batik-batik na black at saka white. Ganon din sa mga baka, no? Pag kanina yung kabayo, pag pinaghalo nyo yung brown o red tsaka white, magiging lighter brown dito, ibang mangyayari. Maghahalo yung red, I mean, magiging magkasama yung red at saka white sa isang baka. Meron siyang part na red, meron din siyang part na white, kasi nga parehong nanalo o parehong dominant yung dalawang alleles niya. And yung codominance, hindi lang yan nangyayari sa mga bagay na nakikita. For example, yung dugo natin, hindi naman natin nakikita kung ano yung blood type mo, maliban na lang kung itest ka, may nangyayaring codominance sa dugo. Ipapaliwanag ko yan sa next topic natin, which is multiple alleles. So sa codominance, both are expressed. Nakikita nyo yung red, nakikita nyo rin yung white. Instead of one trait being dominant over the other, both traits appear. So dito, testingin natin, ano kaya mangyayari pag kinross natin yung sumunod na generation nila o yung heterozygous. Meron tayong capital E, small letter E, capital R, small letter R, at saka C na may red, saka yung C na W. Ano kaya mangyayari pag kinross natin sila? Ano yung kalalabasan? Kung natatandaan nyo yung Mendelian genetics, may lalabas kang isang purebred na dominant o violet, isang purebred na white at saka dalawang heterozygous. So ano kaya mangyayari pag ginawa natin yan sa incomplete dominance at sa codominance? So simulan natin dito sa first box ng incomplete dominance. Meron tayong dalawang capital R kaya magkakaroon tayo ng homozygous dominant. Meron tayong purebred na kulay red. Then dito, meron tayong mixture ng capital R ng dominant at recessive kaya meron tayo ngayong pink. Ganon din sa baba, dominant at recessive.
magkakaroon tayo ng pink. And then sa last box, pareho siyang recessive, kaya magiging white siya. Then sa co-dominant naman, dito meron tayong purebred parehong CR, kaya magkakaroon siya ng red. Then dito, may mixture tayo ng R tsaka W, kaya magkakaroon tayo ng hybrid na white and red. Ganon din sa baba kasi meron din dito R tsaka W. Sa last one, magkakaroon tayo ng mixture ng dalawang dominant na white, kaya ang lalabas sa kanya is purebred na white. So reviewin natin ang naging result. Dito sa complete dominance or sa normal dominance, meron tayong tatlong genotype. Dalawang capital E, dalawang small letter E, tsaka isang heterozygous. So total of 3, pero ang phenotype niya dalawa lang, violet lang at tsaka white. Dito naman sa incomplete dominance, meron tayong tatlong genotypes, dalawang dominant, dalawang recessive at tsaka heterozygous, pero meron tayong tatlong klaseng phenotypes. Meron tayong red, meron tayong white, meron din tayong pink. And dito sa co-dominance, ganun din, meron tayong dalawang dominant na red, dalawang dominant na white, at saka dalawang dominant na mixture. So, meron tayong 3 genotypes. And then yung phenotypes natin, meron tayong red, meron tayong white, and then meron tayong mixture ng, mixture ng red and white. Then tignan naman natin dito, ilang percent ang nakuha niyang violet compared sa white. Meron siyang 75% na violet tsaka 25% lang yung white. Dito naman sa incomplete dominance, meron siyang 50% chance na maging pink, 25% chance na maging red, 25% chance na maging white. Sa co-dominance naman, 50% ang chance niyang maging mixed, and then 25% chance maging red, 25% chance maging white. Hanggang dyan lang po yung part 1. Sana po may natutunan kayo. And sa mga nagtatanong kung pwede ba nalang i-share yung video, hindi nyo na po kailangan magpaalam, i-share nyo na lang po kasi nakakatulong din sa channel ko kapag kumakalat yung video, dumadami yung views natin. So, yung part 2 ilalagay ko na lang po sa baba, panoorin nyo na lang po pag available na, and maraming salamat sa panonood.